Good morning po sa lahat. Sa mga viewers dyan, thank you po sa pagpasyal niyo sa channel ko. Matutusin, di pa magaling yung boses ko yan. Yung mga tungkol sa mga basher ko, ako'y magpapasalamat po sa inyo. Kahit hindi niyo po ako gusto, dapat pala sa inyo, dapat mahalin kayo. Maraming salamat sa pagbabash niyo sa akin, ha? Ang nararapat pala sa inyo ay mahalin kayo. Huwag yung itatakwil. Kahit na basher lang kayo, okay lang yan. Walang problema. Kundi dahil naman sa inyo, hindi naman makikilala siguro yung pangalan ko dito. Kaya ito lang masasabi ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. At don't worry lang po, be happy. Ganun lang yun. Pasensya na kayo kung minsan ang tao pag nagsasalita minsan padalos-dalos, hindi natin alam, di ba? Kaya hindi natin masasabi na perfect. Siyempre, minsan nawawala din sa topic. Kaya, lalo na pag may tumatawag sa iyo, nawawala pa sa topic eh. Pero okay lang yun. Wala, magpapasalamat lang ako sa mga basher ko ba. Dapat pala sa inyo, ang nararapat lang is mahalin ko kayo. Okay lang na light-lightin niyo ko. Wala namang problema yan sa akin eh. Yun nga, laking papasalamat ko sa inyo. Magte-thank you ako sa inyo lahat. Pasensya na kayo, hindi pa magaling talaga ang boses ko eh. Ayan yung message ko. Paparating ko lang sa inyo na na ako'y nagpapasalamat at wala namang masama dun sa pagpapasalamat, diba? Ang lahat ng tao minsan nagkakamali, diba? Hindi mo rin masasabi sa sarili nyo na hindi kayo, wala kayong pagkakamali sa sarili nyo. Lahat naman tayo may kapintasan eh. Lalo na pagdating sa sarili nyo. Diba? Bago kayo mamintas sa kapwa nyo. Obserba niyo muna yung sarili niyo, di ba? Wala namang masama doon. Okay lang sa akin. Gawin niyo ang gusto niyo gawin. Hanggang sa manawa kayo, gawin niyo na lang. Di ba? At least masaya ako eh. Binabas ninyo ako, masaya ako. Walang problema yan. Diba? Binabas nyo ako, mga basher. Masama talaga yung ano ko eh, ang boses ko hanggang ngayon. Di pa ako magaling eh.
Lahat naman tayo tumatanda sa mundo, walang bumabalik sa pagkabata. Sa ngayon lang, nagsasalita ako, hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Lalo-lalo na kabaguha-baguhan ko rin sa YouTube, di ba? Kumbaga, sa ano, hindi pa ako sanay eh. Di wala akong ayos ngayon, no? Kagigising ko, masama pa yung boses ko. Hello, Ohio, Chimotelli. Good morning. Shout out sa'yo dyan. Kaya kung ayos yun. Pasensya na, di masyadong mga pagsalita, no? Pasensya na po kayo. Parang, ano ako eh, parang balak ko ba eh, ang balak ko is, ano ba yan? Ipagpatuloy ko yung pag-YouTube ko or hindi. Sislip pa konti, super anto pa. Sige. Magpahinga ka. Ako'y minamalat eh. Thank you. Okay lang, pabiyaan mo na ako dito. Basta matulog ka na lang muna. Pahinga ka. Thank you sa pagdalaw. Okay lang ako dito kahit na mag-isa. Masama talaga yung lalamunan ko eh. Kaya magti-thank you lang ako sa mga basher. Palakpakan ko kayo mga basher. Dapat pala kayong mahalin. Hindi yung ipagtatabuyan. Kasi mga tao lang naman din kayo eh. Oo. Don't worry, be happy lang ba? Ganun lang. Di ba? Yan ang buhay ng tao sa mundo kasi. Diba? Siyempre nga naman, pag wala ng babas, boring. Di ba? hindi natin masasabi na yung kasi may tao rin may kapintasan sa buhay, di ba? Pero wag yung ano ba, kakalimutan na mas malala kayo eh sa taong pinipintasan ninyo ba? Maano lang ha, sa wala nang ako minimension pangalan ng tao dito, di ba? Ano lang yan, pagpapaliwanag lang yan. Kaya yung mga basher ko, yung mga nambaba sa akin, eh, thank you pa rin ako sa inyo. Diba? Kahit na nung sabihin nyo sa akin, isasagot ko lang po sa inyo ay, thank you. Diba? Hindi naman masama magsalita ng thank you. Salamat. Diba? Sa ngayon nga, nakaupo ako dito, hindi ko alam kung ano bang dapat pong sabihin. Kasi iniisip ko rin yan eh, everyday. Nag-iisip rin ako everyday. Iisip ko rin yan everyday. Masama, mas lalong masama sa puso ng mga basher. Diba, basher na nga sila, diba? Mga basher na sila eh. Diba? Kawawa naman. Yung basher, nababash din. Diba? Sila mga basher. Ngayon yung mga basher, nababash din sila. Diba? Nakakatuwa na eh. Di ko malubos-lubos isipin na yung mga tao na buhay sa mundo. Halimbawa, yung mga, for example lang guys, ah, may mga malalaking channel dyan.
May mga malalaking channel dyan. Pinag-iinita nila. Mainit na mainit sila sa mga issue-issue. Hala ng hala sila. Ba't hindi na lang kayo gumawa ng sarili ninyo, ano, di ba? Like, for example, mag-business, business na lang ba kayo dyan? Di ba? Hindi nyo dapat, ano eh, kaingitan yung taong yan eh. Dahil nagsisikap sila eh. Nagsisikap sila na makatulong sa kapwa nila. Di ba? Hindi naman sila nakakastorbo sa inyo. Kayo naman ang nagkukusang tumulong sa kanila, di ba? Ganun yun eh. Dapat walang sisihan. At kung kayo ay solid at totoong, yung totoo ba yung puso ninyo na makatulong sa tao at mag-support sa mga malalaking channel na yan, katulad lang, for example, kay Kuya Val Matubang Santos, eh, wag na kayong manumbat. Wag nyo na sinusumbat yung inaitulong, yung sinusupport ninyo sa kanila. Wag nyo na isusumbat yun. Kung ayaw ninyo mag-support, hindi kayo pinipilit. Walang sapilitan. Tumulong kayo sa hindi, walang sapilitan. At least, hindi sila nakaka-istorbo sa inyo. Maybe Bear, good morning. Thank you po. Thank you, Mimi Bear. Thank you po. Wala pa akong boses. Ako sa totoo lang, magpapagaling sana ako ng boses ko eh. Tita Jim Oteli, may galab shout out sa iyo. Matutulog pa si Jim cute. Matutulog pa yung baby. Oo. Sige pa, psych muna to. Gina Lakman, blog founder, team Bingo Warrior, play together, stick together, grow together, support each other. Warriors family, God bless us all. Thank you, Mimi Bear. Team LC, nandoon kahit saan, nakipaglaban hanggang sa uli. We support every go. Team Last Chatter. Thank you for always, Mimi Bear. Ang bait-bait mo talaga. Wait lang po. Ah. Ay, ano ba yan? Hindi ko maano. Bakit ayaw? Ayaw niya mag-ano? Ayun. Ayan. Nagluloko yung aking phone. Pasensya na, nagluloko yung aking phone. Alam niyo guys, hindi pa ako marunong mag-ano eh. Tawag ito yung, halimbawa yung hindi pa ako sanay sa totoo lang. Hindi pa ako sanay, guys. Nagluloko tong phone ko, bakit kaya? Thank you sa thumbs up, thank you po. Nagluloko, guys, yung ano ko, yung phone ko. Katulad ng may-ari na ano, tinatrangkaso. Ito lang masasabi ko sa mga nambabasa, ano, nawala na naman ako sa topic. Ito lang po yung may re-request ko sa mga nambabas. Oo. Kung ayaw nyong makinig or manood sa katulad ko, hindi ko kayo iniimbita. Hindi ko kayo pinipilit. May freedom kayo. Diba? Meron kayong freedom. Siyempre naman. Ano ba ito? Excuse me lang.
ano ba to? Nagluloko po yung ano ko. Sorry po ah, Mimi Bear. Nagluloko yung ano ko, yung phone ko. Sorry po ah. May topak yung phone ko. Gusto ko sana ipin yung ano mo eh. May topak siya eh. Ano ba yan? Pasensya na po ah. Hindi na nga ako nag-ano eh. Nag-ayos-ayos sa sarili ko eh. Okay lang yan kahit na mukha akong pangit dito. Hindi problema yan. Maganda nga yung nababasa ko, diba? Yung hindi pang na nakakakilala sa akin. Diba? Okay lang yan. Natural lang yan kasi kumbaga sa artista is ngayon ka palang madidiscover ng mga tao at saka yung mga na interesado ba? Siyempre, tuwan-tuwa sila niyan. Ayaw magpahuli. Kumbaga sa ano eh, sa sinihan, paunahan yan eh. Gusto, yung may ano ba? Siyempre naman yung tao. Kumbaga sa artista is tuwan-tuwa sila. Gusto nilang maki-isyoso ba? Ganun. Hindi natin maaalis yan minsan eh. Oo. Pero okay lang yan sa akin ha. Hindi problema sa akin kasi makilala man ako sa hindi. Hindi okay lang yan sa akin. Walang problema. Kasi simple lang naman kasi ako eh. Ang pagkatao ko, excuse me. Ang pagkatao ko, simple lang ako guys. Oo. Huwag nyo lang sana pagkakamalan na ako isang mayabang. Hindi ganun ang totoong pagkatao ko. Ako marunong ako magpakumbaba eh. No, tama na yung ano yung nakapag ano ako nung nakaraang araw, tama na yun kasi hindi ko talaga siya ano eh, hindi ko siya talaga ano, wag lang akong titirahin ng titirahin na wala akong kamalay-malay. Kasi ano sila eh, gumagawa sila ng mga fake news, diba? Pero iba na rin guys yung nakikita nyo, siyempre. Bakit hindi nyo puntahan yung mga channel natin, katulad ko, channel ko. Wala namang masama doon kung makikinig kayo. Huwag lang kayo magmura. Oo, wag lang po kayo magmura. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagmumura eh. Oo, hindi ko talaga ugali magmura. Yun po ang totoo. Kaya lang naman ako na nakapagsabi ng ganun. Dahil sobra kasi yung ginagawa rin nila sa akin eh. Diba? Yung sinasabing masyado ka mapang-api sa kapwa mo. Diba? Pero hindi, asahan nyo guys, hindi na maulit yun. Oh, hindi ako ganun eh. Tsaka mabait din ako sa, ano, sa mga kaibigan ko. Mabait ako guys. At saka, especially, ano ako eh, supportado rin ako sa mga channel nila. Oo. Pero, siyempre naman, hindi natin maiwasan na yung, halimbawa kung may naging ka-close friend ako, siyempre, tinitira siya na tinitira. Siyempre, masasaktan yung puso ko. Oo. Masasaktan din ako, siyempre. Bakit mo, halimbawa, ginagayit ko yung tao? Diba? Yan ang sinasabing ano eh, yung ano, garbage creator. Ito sa bagay, yan ang hindi ko topic talaga eh. Ang topic ko is, thank you sa mga basher ko. Thank you po sa inyong lahat, mga basher ko dyan. Wala, tumatanda na talaga si Super Lanya. ganyan talaga yung nagkakaedad eh. Hindi natin maalis yan sa ano natin. Oh, hanggang ngayon nga, masama yung ano ko, yung boses ko eh. Sa ngayon lang nga eh, hindi ko nga alam kung anong sasabihin ko eh. Wala kasi, diba ko? Talagang nabablanko ako eh. Nabablanko lang talaga yung isip ko. Siguro conforme naman din yan sa edad natin. Kasi minsan may pagkakataong ganun eh. Oo. Awa lang po may kapal. Yung sinasabing depressed, hindi naman ako nadi-depress, hindi. Oo. Wala akong depressed.
iba yung pagka-depress ko eh. Nade-depress sa ano, anong klaseng depress, hindi ko alam kung anong depress, nade-depress, sinong nade-depress, ayan, di ba? Oh. Eh, magta-thankful lang ako sa mga basher ko talaga. Oh. At saka yung mga channel ng iba dyan na gustong i-ano ako, tawag ito, yung pinapasikat daw. Bahala kayo dahil hindi ko naman kayo inuutusan, no? Kung gusto niyo ako pasikatin, pasikatin niyo ako. Huwag lang yung masyadong mapanglait, ha? Hindi yun. Hindi rin naman kasi maganda, eh. Diba? Siyempre, napapakinabangan yun naman yung pangalan ko at saka yung pangalan ni mapasok lang to sa ano, ha? Mamensyo ko lang. Shout out sa'yo, mamensi. Yan. Oo. Diba? Yung sinasabi ni Ma'am MC na nagiging palabigas sa ninyo. Yun na lang ang isipin nyo. Malaking tulong din yan sa inyo ni Ma'am MC dahil ginagamit nyo yung pangalan niya. Diba? Uti mo akong malit yung channel ko. Ginagamit nyo rin yung pangalan ko. Sana rin yan karagdagan sa palabigasan ninyo. Diba? Aminin nyo man sa hindi, totoo yan. Diba? Ako, wala akong problema kahit na sabihin nyo walang may nanonood sa akin, di problema yan. No. Okay lang ako dito. May manood man sa wala. No problem. Channel ko naman to eh. Depende yan sa mga tao kung gusto nila manood. Or ayaw. No, no, sapilitan yan. Hindi ko problema yan. Oo. Kasi ito sa totoo lang, nag-open ako dito sa ano, may reason yan eh. Oo. Para na rin bang, kasi parang nililibang ko na rin yung sarili ko dito. Lalo-lalo na wala naman akong inagawa rin. Diba? Yan, libangan ko lang yan. Kung may mga gustong manood, salamat. Salamat naman po sa inyo. Kung may gustong mag-support sa channel ko, maraming salamat din. Shout out sa mga kalahi. Lalo na yung mga namimit ko sa YouTube. Yung mga nagsashout out din sa akin. Maraming salamat din sa inyo. Hindi ko lang kayo maisa-isa eh. Alam nyo yan kung sino kayo. Oh. Alam na alam nyo kung sino kayo. Kailan kaya matatapos yung ano na yan? Walang katapusan kasi. Walang katapusan yung ang dami ko naririnig guys sa may singit ko lang to. Ang dami-dami ko naririnig yung tungkol sa mga kalinga. Kasi hindi ko lang kasi sila nasusubaybayan din eh. Shout out sa'yo Kuya Bal, atin na Kuya Rab, regards sa family ninyo, lalo na sa anak niya si ano ba yan? Si Baby Rabbi? Oo. Malaki na kaya siya ngayon? Tanong ko lang. Minamalat ako kasi. Pasensya na po. Oo. Ang tao nga talaga naman, no? Hindi maalis ang inggit sa kapwa. Lahat. Galit na galit sila sa mga tubang family. Eh, sa totoo lang eh, tumutulong naman din sila sa ano eh, sa mga tao kung tutusin, di ba? At saka nakakailang pabahay na rin to si Kuya Bal, di ba? Minsan, hindi ko pa nga na nasusubaybayan yung ano niyan eh. At saka lalo la na ano, kung nasubaybayan ko yung kay tungkol kay ano, kay tawag ito, kay Lola Damiana. Nasubaybayan ko yan. Simula nung sino kaya naka-discover dyan kay Lula Damiana. May naka-discover yan eh, nung hindi pa siya ginagawa ng ano, ng bahay, sarili ng bahay. Nakakatuwa si Lula Damiana, saya lang nga na ano na siya eh, nawala na siya eh. Oh. Nakakatuwa yun, yun ang episode na nasusundan ko kay Kuya Bal. Oo. Oh. Ang saya-saya noon.
Pag lalo na guys, pag tinatopic si Lola Damiana, ang saya-saya talagang doon lang ako sa ano na yan, ha? Sa episode lang ako nakasubaybay at saka yung sa iba, hindi na po. Hindi na ako nakasubaybay sa ibang episode eh. Kay Lola Damiana lang kasi para sa akin the best talaga. Oo. Hanggang sa nawala na si Lola Damiana. Yan ang number one na Lola na nakakatawa talaga. Nakakatuwa talaga siya nung buhay pa siya. Saka nakakatuwa lang dyan, ang kulit-kulit ni Lola Damiana nung buhay pa siya. Ang kulit-kulit. Ayaw siya pa ano ba yan? Yung pupunta-punta siya sa ibaba. Siyempre, iniingatan siya kasi matanda na nga eh. Diba? At saka ilang beses na rin siya yata nadudulas to sa nilalakaran niya. Oo. Lalo na pag umuulan, guys. Yun lang hindi ko makalimutan kay Lola Damiana noon eh. Pasensya na kayo, napasok dito sa topic si Lola Damiana. Kamusta naman kayo na sana naman nasa heaven kayo, nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Diba? Nakakamiss din si ano eh, si Lola Damiana eh. Diba guys? Siguro naman napunta niya ata ni Kuya Val yung one year niya sa ano, yung anniversary ni ano ni Lola Damiana. Ewan ko lang po itong taon na to ha. Hindi natin sure kung kailan po yung anniversary ng second anniversary niya pa si Lola Damiana. Shout out tayo Kuya Val ha. Sana may episode ng ano yung second ano ni Lola Damiana ba yung 'di ba may one year siya 'di ba? Yung sa second na ano niya hindi ko rin matandaan kung kailan yun eh. Oo. Sana naman maalala ni Kuya Val. Pasensya na kay Kuya Val na nabanggit ko lang po dito yung tungkol kay Lola Damiana. Oh, kasi nakakatuwa lang talaga yung si Lola Damiana kasi. Oh, lalo na yung mga na-stress, nakakatuwa kasi siyang ano eh, kausapin ni Kuya Val eh. Diba? Sayang lang kung buhay lang sana siya. Diba? Marami siyang napapatuwa. Oh. Marami siyang ano tawag ito yung napapasaya mga tao lalo na yung mga nasa abroad. Oh. Nakakatuwa kasi siyang kausapin eh. Lalo na pag pinapasyalan pa siya ni Kuya Val dyan. Diba? May tawag siya kay Kuya Val eh. Makalimutan ko na kung anong tawag niya kay Kuya Val nang pagka tuwing pumapasyal siya si Kuya Val bumibisita sa kanya. Binibigyan siya ng pagkain, pera. Di ba? Pero wag ka ha, nung nawala si Lola Damiana. Jesus. Yung pera pa lang natatanggap niya kay La Kuya Bal. Na ano niya pala? Naitatabi niya pala? Oo. Kung saan niya pala tinatabi yung pera niya na natatanggap kay Kuya Bal? Di ba? Tinatago niya pala sa ano niya eh, sa cabinet niya mismo. Isipin niyo guys ha. Tinatabi niya pala, hindi niya ginagastos. Tingnan niyo. Matanda, lola na siya. Sorry po. Lola na siya. Pero nakapag-isip siya makapag-save ng pera niya. Tinatabi niya talaga. Pero ang nangyari po, kung sino man na nakadiscover ng pera ni Lola Damiana, sino naman kayang sino naman kayang pagbibigyan yun, di ba? O magtatabi, di ba? Maingat pala si Lola Damiana sa ano eh, pagdating sa pera po. Talaga nagtatago siya ng, nagsisave talaga siya ng pera niya eh. Kasi pag matanda na po tayo, may, minsan kasi hindi mo in-expect na tawag dito
di mo ni-expect minsan na, ang tawag ito, makalimutin ka na. Oo. Lahat naman tayo eh. Minsan nga, yung bata rin, makakalimutin, di ba? Matanda pa kaya. Ako, kahit napangit ako, hindi problema yan. Kahit nasabihin nilang pangit ako, mas lalo naman silang pangit sa akin. Kulang lang ako sa ayos eh. Sabay ganun. Di ba? At saka yung sinasabi, natatawa ako sa ano eh, pagdating sa ipin. Oo. Ito naman. Pagdating sa ipin, lahat ng tao, napapansin nila yung pagdating sa, ano, sa ipin. Okay, mag-alala. Pag kayo namatay, sabihin nyo na natural yung ipin nyo. Hindi yan, mabubulok din yan. Maglalagasan din yan, huwag kayo mag-alala. Maglalagasan din yan. Nakakatawa, pati ipin ng ibang tao, napapansin eh. Eh kung sabihin ko yung singaw ng bunganga mo, mukha kang imbornal. Diba? Sa paghinga lang, lalo na yung nagtatabako, yung nag-smoker, ano ka, ano ba yan? Yung nagsisigarit ka dyan. Kahit na yung sabihin mo yung naglalasing ka dyan, yung singaw ng ano, ng singaw ng sa katawan mo. Oo. Kaya hindi ka dapat magsinungaling na ikay isang lasinggera. Pag lasinggera ka talaga, kahit na lasinggero at lasinggera ka, pag alcoholic yung tao, grabe yung singaw niyan, sabihin ko sa'yo. Hindi ka pwede magsinungaling kasi sumisingaw yan sa loob ng katawan mo eh. Lalo na pag nagsasalita ka pa, sumisingaw yan. Oo, sumisingaw yan. For sure. Kaya hindi pwede magsinungaling isang tao. Lalo na pag smoker ka, ang baho ng bunganga ng hininga mo. Hindi yan, hindi mo pwedeng itago yan kahit anong ano, spray mo sa bunganga mo dyan. Hindi na, ano, halo-halo na yung amoy. Halo-halo na siya. Pasensya na kayo, marami ako naisisingit lang dito ha. Pero ang topic ko talaga is morning. Thank you sa mga basher ko. Yun lang po. Pasensya na kayo kung may naisingit ako dyan. Ano lang yan? Sa opinion ko lang ba? At wala akong pinapatama ang tao. Diba? Masama pa talaga yung ano ko. Sana nga, hindi ako magano eh. Pang ano ko lang to sana eh. Pang watch hour ko ba? Mahirap talaga guys yung magsalita. Mahirap. Gusto ko na nga sana ng ano eh. Tawag ito Hindi ko alam kung titigilan ko tong channel ko. Kasi nagdadalawang isip ako guys eh. Iniisip ko kasi, ano kaya, bumalik ko sa dati. Yung nagpupunta-punta lang ako sa mga support-support lang ba ng ibang channel. Iniisip ko yung ganun eh. Or itutuloy ko siya. Pero, hindi tungkol sa mga kalaban ko ha. Hindi yun. Hindi. Hindi ko na yan sila papansinin. Kahit anong gawin nilang paninira sa akin, hindi ko yan sila papansinin. May hangganan din yan. Mapapagod din yan sila, no? Mapapagod din yan sila. Mananawa na yan. Mananawa yan sila. Kaya hayaan ko yan sila. Hindi naman ako interesado sa mga ganyan, eh. Kung tutusin, eh. Kaso lang, yun nga, sa ginawa nila sa akin. Tiniis ko ng 1 year, ano yung yata? Or magto 2 years na? Tiniis ko yun eh. Kaya lang naman ako
nag-topic yan sa kanila. Yun na yun. Pero malabo na, papansinin ko na yan sila. Malabo na. Hindi na mangyayari yan. Oh. Mag-ano na lang ako ng ibang topic. I-surprise ko na lang kung anong topic. Oh, i-surprise ko na lang, di ba? Or, yung, ito nga pala, no, may singit ko lang pala to. Yung mga basher ko, ha? Baka naman kayo, ano, wala kayong ganito. Eh, pwede naman kayong murder sa ano eh, sa, siguro may mga pera naman kayo, di ba? Hindi naman masama umorder. Kung gusto ninyo install ng upuan ko na to, i-game chair ko, umorder kayo. Wala naman problema yan kasi all over the world yan eh. Famous to eh. Oh, famous yan. Kaya kung gusto nyo umorder, umorder kayo. Walang problema. Di ba? Kaya yung upuan ko, nananahimik yan. Hindi kayo ginagalaw yan. Di ba? Hindi kayo ginagalaw yan eh. Tsaka wala kayo pakailang kung nakaupo ako dito sa maganda kong silya sa game chair ko. At least, kaya parating ko sa inyo, walang may nag-sponsor niya na para bumili ako ng order ko ng gamit ko. Wala, wala. Kaya minsan eh, itatama niyo yung ano ha, yung pambabas niyo ha. Wala naman ako, hindi ko naman kilala eh, sa totoo lang eh. Kaso lang, kayo, mga ano kayo eh, mga malulungkot kayong tao. Oo, nagpapapansin lang kayo eh. Ang lulungkot nyo. Oo, wala lang kayong ano, wala lang kayong mabanggit sa ganyan. Diba? Kaya nyo yan. Oo. Gusto ninyo yung ganyan, yung ganito. Eh, baka gusto nyo i-introduce ko pa kayo kung sa ako na nabili yan. Diba? Hanapin nyo sa Amazon. Malaking kumpanya yan. Oh. Kung type ninyo yung ganyan, order kayo, di ba? Kaya niya yan. Kaya niya yung bilhin yan. Walang problema. Tsaka, makikinood lang kayo eh. Problemado pa kayo sa upuan ko pa magsasabihin nyo na hindi ako maayos umupo sa upuan ko. Hindi. Huwag niyo ano eh. Siyempre, pinapakita ko yan sa inyo kung ano style niyan. Hindi ako marunong umupo sa inuupuan ko. Tuloy, para kang ano eh. Ingitera ka eh. Ganun eh. Ah, hello! Ludi, Inokuchi, Ohio po. Masama lang po yung ano ko, yung boses ko. May galit shout out po sa inyo. Pang ano ko lang to sana eh, pang watch hour ko. Salamat po sa inyo. Papasalamat lamang o sa mga ano sa mga nambaba sa akin at saka yung tawag ito. Ewan ko sa inyo, wala akong masabi. Don't worry, be happy lang tayo. Ganun lang yun. Di ba? Hindi naman ako nakakasturbo sa inyo eh, sa totoo lang eh. Tahimik na dito yung buhay ko. Ayan. Pagkagising. Ay, kung hindi lang ako nag-YouTube, guys. Magigising ba ako na umaga? Hindi. Hindi, no? Siguro until now, tulog pa rin ako sa igaan ko. Gigising lang ako niyan, kakain ako. Or pupunta ng comfort room. Balik naman sa igaan, manood ng TV, or manood ng mga YouTube.
Yung YouTube, ah, manood lang sa ano, tawag ito. Ako, mahilig ako manood ng ano eh, tawag ito yung paranormal activities. Paranormal activities. Natatawa ko minsan sa ano sa mga viewers ba minsan. Hindi ko maintindihan no bakit pag nagsasalita ako ano yung tawag ito? Yung pag nagsalita ko ng English, yung ginagawa nila, may dinadagdag sila eh. Mali-mali daw yung sinasabi ko eh. Mga mali-mali daw sa English. Eh siyempre naman, ang tao nga naman, no? Pag nakinig sa isang tao nagsasalita, pag nakikinig yan, yun na ang pagkaintindi niya. Yung mali na. Mali na sa pagsalita ng English. Hindi yun. Alam mo, ito lang masasabi ko sa'yo. Kung makikinig ka, ha? Sa pagbanggit sa salitang English, yung tenga mo siguro, puno ng ano, ng luga, or puno ng tutuli. Yun eh. May diferensya ka sa tenga. Ha? Yung taong yun, kung sino man ang nagsalita nun, eh ikaw, may diferensya ka sa pagdating sa tenga. Kailangan mo ng hearing. Hearing aid. Diba? Para ma-clear ng tama kung ano yung pandinig mo dyan. Oo. Kasi pag marumi yung tenga natin, guys, eh, kasi kung ano-ano naririnig natin, eh, yun ang totoo eh. Or kaya may damage na yung tenga mo. Palagyan mo ng cubes. Yung tenga ba? Left and right. Wala namang problema yan. Magpa-doktor ka. Kailangan mo magpunta sa ano eh. Yung nag-check up ng mga ears. Pagdating sa ears. Kailangan magpa-check up talaga. Kasi yan ang importante. Pangit naman din yung, alimbawa, yung bulag ka, siyempre, hindi mo alam, hindi mo nakikita, di ba? Bingi ka nga, hindi mo naririnig kung anong pinag-uusapan. Di ba? Yun ang masaklap. Yun ang masakit sa, ano, sa atin, napakasakit yan. Balimbawa, isa kang bulag, isa kang bingi, nakakapagsalita ka, pero, hindi mo, yung mga pinag-uusapan dyan, hindi mo nakikita, hindi mo naririnig, yun ang masaklap. Napakasakit yan, ha? Sabihin ko sa inyo. Hindi mo naman masasabi na mahina ang pandinig. Pag mahina ang pandinig, ibig sabihin nun, puno ng, ano, ng air wax. Kulang sa paglilinis. Kulang. Dito. Ayan. Huwag mo sasabihin na pag daliligo ka is agad-agad mo nilinisan yung tenga mo, kaliwat kanan, di ba? Hindi mo masasabi yun eh. Eh siguro ginagawa mo, punas-punas ka lang ganyan. Punas-punas ka lang ng ganyan eh. Oh. Ganyan, oh. Pudas-pudas na ganyan, oh. Pero kung tutusin, eh, hindi mo inaano ng, ano eh, ano ba yan, yung Johnson, ano ba yan, tawag dyan? Yung panglinis at tenga dyan? Ha? Di ka ba naiya? Siguro naliligo lang kayo, puro ganyan lang kayo, eh. Pagkatapos, ano, pudas-pudas na. Yan ang mga tamad na tao. Oh. Yung mabilis ang ligo. Ay, Diyos ko. May taong ganun minsan eh.
Yung nagmamadali sa pagpapaligo, tapos yung dito. Ganyan, no? Oh, ayan. Ayaw i-accept, di ba? Oh. Ganyan siya. Mm. Isipin nyo guys, oh, mabilis yung araw. Mga iba yung usapan. Mabilis-bilis ng araw ngayon. Di nyo napapansin? Ilang weeks na lang, oh. Ilang weeks? Tapos parating na yung December, di ba? Parating na yung December. Nako, yung mga ninang at ninong, handa-handa nyo na mga regalo nyo sa mga ano nyo. Yung mga regalo nyo, handa-handa nyo na. Niisip ko nga eh, ano tawag ito? Hindi ko alam kung saan ako magdi-December. Kasi noong December, nandito lang ako sa bahay ko. Ayan. Yung anak ko naman is nag-celebrate sila ng mga kaibigan niya. Celebrate. Thank you po, Ludi Inokuchi-san. Maraming salamat po sa iyo, Nanay Ludi. Eto, sa totoo lang, magpapagaling nga muna akong ng boses ko eh. Napilitan na naman ako gawa nung kututusin, ano, what's hour ko lang sana to. Eto, wala magawa. Kaya ang sabi ko is, morning! Thank you sa mga basher. Basher ko, ayan. Pasalamat ko sa kanila. Diba? Kasi interesado silang ano eh, tawag ito. Iniisip nila, sino kaya si Super Lanya na yan? Diba? Marami silang cha-cha-che-che, che-che-che-che, che-cho-cho-cho, che-cho-cho-cho. Kumbaga sa artista eh, ano eh, tawag ito, nakiki-ano sila, nakiki-osyoso. Kumbaga sa mga artista, nakiki-osyoso. Eh, extra lang ako na ano eh, ng, oo, maano pala dito ah. TVJ, Defenders, Tita Messi, mega, mega, mega love, shout out sa'yo, thank you sa'yo, support mo. Yung mga Defenders dyan, ng TV Days, Defenders, thank you po sa inyo lahat. Dexter, thank you, Jim Atelli, thank you po. At sa, lalo na, especially sa mga kalahi, lalo-lalo na sa mga kalahi. Thank you po sa inyo. Sana naman tawag ito, may iba yung usapan. Tawag ito yung friend ko ba? Hindi ko napansin kanina sa mail ko. Nag-say hi sa akin. hindi ako nakapag-reply kagad sa kanya. Siguro nakatulog. Oh, kasi may usapan kaming this month. Ano siya eh, papasyal siya dito, magipagkita ba? Kay Super Lanya. Siyempre. Long time no see ko siya eh. Naging kaibigan ko siya ng 10 years. 10 years ko rin siya naging kaibigan. Iniisipin nyo guys ha. Tingnan nyo. Sa tagal ba naman ha, 10 years. Oh, huwag yung sabi, na-miss niya rin ako. Oh. Ganyan yung tao pag namimiss ka, talagang kahit anong layo mo, dadalawin ka talaga. Dadalawin ka talaga. Ganun yun. Mm-hmm. Kasi hindi naman maalis yung minsan magtampuhan, ganyan. Kaya binigyan ko rin siya ng time niya eh. Oo. Hindi natin masasabi na nanawa na siya sa akin, ganun. Hindi. Talagang bigyan lang natin siya ng privacy niya rin. Kailangan niya ng privacy niya. Oo. Parang ako din. Oo. Kumbaga sa trabaho, pagod na pagod ka ba? Diba? Bigyan mo siya ng time na makapagpahinga. Ganun yun.
Oh. Ngayon, kung okay na kayo sa isa't isa, pwede na kayo, may time talaga na pwede na kayo makita. Katulad niyan, nung last month ko lang yata siya na ano, ng November 16 ko lang siya na ano, nakita ko yung ano niya, yung message niya, yung pag-message sa akin. Nag-promise siya na next month, yung next month niya, itong month na to. Ngayon, hindi niya lang sinasabi kung ano ang yung pinaka ano niya ba, yung free time niya. Oo. Para magkita kami ulit. Siguro na-miss niya yung kakulitan ko. Ganun. Pag nandiyan ako sa tabi niya, kulit-kulit ko kasi. Ibig sabihin yung kulit means, sabihin ko sa inyo ha, ang kulit ko, ang pagkukulit ko sa kanya, malambing lang kasi ako sa kanya. Yun. Yun ang nagiging ano, makulit ko sa kanya. Malambing ako eh. Malambing ako sa kanya, guys. Ganon. Oo. Minsan, di nakukuha yung, halimbawa, pag may ibang ano, may ibang babae na ano sa nakikita ko. Siyempre, di natin maiwas na nagsiselos ka, ganyan. Siyempre, boyfriend mo siya eh. Natural na maselos ka. Pero pag hindi mo siya boyfriend, ibig sabihin, hindi mo feel na masiselos ka sa kanya. Diba? Wala kang pakailam kahit anong gawin niya dyan. Siyempre, didependehan ko rin yung boyfriend ko. Pati sarili ko. Alam ko na in love ako sa kanya at na in love din niya sa akin. Tingnan niyo naman ha. Kahit alayla yung suso ko, na in love pa rin niya sa akin. Wala siyang ibang babae na makita na ganun, no? Oh. Diba? Kahit na sabi, kahit ano pa sabihin yung layla yung suso ko. Pagtawanan ko lang kayo. Yan ang bigay ng Diyos eh. Kaya ni Layla yan ang pinaka center of attraction ko eh. Layla yung suso ko eh. Center of attraction, di ba? Oh. At least original. Oh. Di ba? Yan ang pinaka sex appeal ko, yung Layla yung suso. Salamat naman yung nakapansin. Salamat. Oo, thank you ako sa iyo, no? Thank you ako. Thank you so much. Papasalamat ako doon sa nag-ano sa akin eh. Yung nagbansag sa akin na suso ko raw, Laylay. thank you sa iyo, ah. Natutuwa ako sa ano eh. Yung talagang Net Lumbanya. Good morning, Kinig. Thank you sa'yo, Net. Thank you. Thank you so much. Diba naman, kahit na Layla yung suso ko na yan. Diba? Yan ang center of attraction sa akin. Natatawa talaga ako eh. Talagang binida pa nila eh. Tuwan-tuwa naman yung iba. Palakpakan yung nagano nagbansag sa akin. Thank you so much. Oh. Maganda yung idea yung ginawa ninyo. Maganda yun. Di ba? Napakaganda. Kaya masasabi ko, thank you so much. Diba? Di ko nga alam kung ilang meters yun eh. Yung haba ng suso ko. Ilang meters yun ha. Tapos inutusap pa nila daw ako yung sampay ko.
Eh, may limit yung haba ng suso ko. Paano ko isasampay yung mga tanga talaga? Karain na ako. Paano ko may sasampay yung suso ko? Nakakatuwa talaga yung ano eh. Yung gumawa nun eh. Nakakatuwa lang talaga. Pinopromote nila talaga si ano eh, si Super Lania. Si Super Lania. Lania. Hindi ko pangalan yung Super Lania. Sino si Super Lania? Sino yun? May tanong ko nga pala, sino yun, guys? Ang tanga-tanga naman nung nag-ano na yun. Bakit hindi na lang gamitin yung Super Lania ko? Bakit sasabihin nilang Super Lania? Eh, hindi yung pangalan ko eh. Pakiano naman, paki-clear. Paki-clear lang yung pangalan ko. Oo. Wala tayong channel na ganun eh. Yung pangalan niya, Super Langya. Siyempre, mag-iisip yung mga viewers. Sino kaya yung Super Langya? Siyempre, hahanapin nila yun. Diba? Isi-search nila yun sa YouTube. Eh, wala namang pangalan ganun eh. Super Langya eh. Wait lang po ah. Ay, sorry po. Sorry po sa inyo. Hello, Grace! Grace ng Guam. Mega loud shoutout sa'yo. Grace ng Guam. Si Manoy Andy Kabayan, thank you po. Kamusta po sa inyo dyan? Mega loud shoutout po. Thank you po. 1:30 lang tayo dito guys ha. Na-over na naman ako ng time ko. Thank you sa nag-thumbs up po. Thank you. Natutuwa. Ano tawag dito? Talaga matanda na kahit ano tago-tago. Talaga matanda na. Hello! Kabayan! Ito. Kamusta? Kamusta, kabayan? Ako. Wait lang po, wait. Marami pa! Marami pa kasi ano, wala pa akong 1,000 yata eh. Nakakaya daw sa iyo. Uy, kamusta ka na diyan? Kamusta kayo ni ano ni tawag ito ni Manoy Andy? Kamusta kayo diyan? Hindi ko nga nakikita yung ano niyo. Yung mukhang hindi ka na yata nag-aano sa YouTube mo. Ano nangyari sa iyo? Kamusta ka na? Kamusta? Naiatali ako dito sa ano ko sa kasi tawag ito kagigising ko lang talaga ah, sige tambayan kita dami ko alaga dito. uy salamat sa iyo ha. Hindi ko ano tawag ito yung ano mo yung YouTube mo hinahanap-hanap ko yan. Bakit hindi ka yata nag-YouTube ngayon? Ano ba nangyari sa iyo? Minsan nga kinakamusta kita kay ano eh, kay Manoy Andy. Oo. Hindi ko nakikita kasi yung live mo minsan eh. Oh, ano eh, ano tawag ito? Ano, may alam ka ba? May alam ka? Minsan nga pala ipipim ko sa'yo. Ipipim ko na lang sa'yo. Diba? Namimiss ko na rin yung pag-chat ko sa'yo eh. Kasi ano ko eh, tawag ito, iwas na ako sa mga
kahit is na mapang kape. Kaya ito ang ano. Oo! Mamaya PM ko na lang sa'yo. Pagkatapos ko mag-live. Mm. Hindi ko pwedeng ano dito. Sabihin. Privacy kasi yan eh. Baka sabihin eh, chismosa ako ba? Napapatamalang chismosa. Oo nga, hindi nga kita napapansin sa mga... Buti na ano, naitanong mo sa akin. Kasi tawag dito, September, ano lang ako nag-start ito eh, September, ano ba, 26. September 26 lang ako nag-start ng ano ko, ng itong channel ko. Dati-dati, ano lang, may channel ko sa may channel ako. Hindi ko na ba matiis. Kaya, pinagsikapan ko na lang mag-ano, i-start ko to, yung YouTube ko. Wala eh, nandyan na ako eh. Diba? Alam nga naman, pabayaan ko pa yan. Tsaka ilang subscribes din ako. Bago lang. I-ano ko na lang, i-PM ko sa'yo ha. Pag may time ka, basa-basahin mo na lang. Para kahit na paano, may update ka ba? Oo, sa mga nangyayari. Thank you ha! Ikaw ang bagong, alam mo kung ano tawag dito sa mga viewers ko. Alam mo yan, Grace. Ha? Sabihin ko sa'yo, paprankahin kita. Kaya ikaw ang bagong super angel ng Super Lanya channel ko. Yan. Kasi yung mga tawag ko yan sa kanila dito, yung mga viewers ko, mga super angel ko yan sila eh. Totoo yan. Kahit na nagsimula ako ng ano, ng channel ko. Wow! Ano ba yan? Thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Oh, hindi lang yung bukod pa sa pangalan nila, dinagdagan ko yung pangalan nilang Super Angel. Kasi yung mga pumapasok lang dito sa akin, yung mga mababait na mga tao na marunong silang may ano, may pang-uunawa. Marunong silang umunawa. Oo. Hindi sila katulad ng mga ibang viewers. Diba? Wala na silang pakialam. Wala silang pang-uunawa eh. Nawawala yung mga Espiritu Santo nila basta gusto lang nila yung makachismis. Oo, gusto pa nila makilawak sa mga bangayan. Ganun yun eh. Pero dito, okay yan. No problem. At saka thank you nga pala ha, napadalo ako, na-surprise ako. Yan ang sinasabing surprise. Diba guys? Oh, ayan. Oh. Kasi alam nyo guys, pag hindi kayo marunong makisama sa kapwa nyo tao, tatabangin. Mawawala yan sa poder ninyo. Kasi naghahanap yan sila ng taong, totoong tao eh. Yung nakakapang unawa, mabait siya, hindi kaniya yung magtatampo or whatever pa, alam nyo naman yan, di ba? Ah, ganun ba yun? Bakit hindi ka mag-ano? Kasi inaabatan ko talaga nung hindi pa ako nung wala pa akong channel, sa totoo lang. Inaabatan ko yan. Nahihilo na ako kahanap-hanap ng anong bakit. Pati nga yung tawag dito yung, di ba nagpapalaro ka ng game? Ano na pala, kamusta na pala? Lalo na, palapit na yung December din, no? Oh, lalo na palapit na yung December, di ba? Buti na abutan mo ako kasi sabi ko 1:30 lang ako dito eh. Hanggang 1:30 lang ako, guys. Kasi masama talaga yung ano ko eh. Thank you ah. Ah, okay. I got you. Naintindihan ko yan. Kung ganyan lang naman, Grace, sa totoo lang, yung ganyan, dapat lang talagang ano eh, yung EPM. Yung dalawa lang ba kayo, nakakalam?
Sino yun? Sino yung tatlong alagad na nakatambay? Sino yun, Grace? Ay, wag ko na lang pala itanong dito. Mamaya na lang, later na lang, later. Relax lang, relax lang. Oo. Wala, tinali ko lang yan yung buhok ko, Grace. Hindi ko pinuputulan hanggang ngayon. Mahaba pa yung buhok ko. Nakakaano eh, tawag ito. Alam mo, sa tutulan, nakaka, ano yung suklay ng suklay. Mahaba yan, oh. Ayan. Kaya ang ginawa ko, inano ko na lang siya. Nahirapan ako eh. Kasi mahaba siya eh. Hindi, okay lang yan. Kahit na mukha akong bruha dito, okay lang yan. Buti nga yan eh. Laptop ko na kas at CP na katambay sa'yo. Para wa. thank you naman. thank you naman. Oh, na-surprise talaga. Ayan ha. Yan ha, papakilala ko sa inyo ha. Taga Guam yan ha. Isipin nyo guys. Oh. Di ba Grace, wala ka naririnig tungkol sa akin, di ba? Na against ako sa iyo. Di ba wala ka naman naririnig? Alam mo yan eh. Ikaw nakakaalam. Alam mo yan. Never ako talaga. Alam mo, nakikinig lang ako sa mga ano eh. Ganyan, ganyan. Pero tingnan mo naman ha. Hindi naman kita nakakausap rin. Kahit nasabihin mo friends kita sa Facebook. Alam mo yan eh. Minsan yung tao, ano yung tawag ito, yung ano, garbage creator, kasi sila eh, mga garbage creator. Ngayon, magsasalita na naman ako ng English, baka yung may nakakarinig na naman, iba na naman yung ano ko, bukang bibig ko sa salitang English, di ba? Binibigyan nila ng ano eh, pansin. Oo. Yung may mga ano, yung may mga sakit sa ano ha, sa tengha. Magpunta-punta kayo sa optika. Ay, hindi sa, excuse me, hindi optical. Sa mismong doktor, wala na akong alam ngayon. Oo. Nako, sarap-sarap ikwento sa'yo, sa totoo lang. Hindi lang ako pwedeng mag-ano dito eh, ganyan eh. Oo. Hindi. Ano, mamaya later na lang, sasabihin ko sa'yo. Kaya matatawa ka talaga, sa totoo lang. Oo. Matatawa ka talaga. Hindi na akong magbabanggit dito. Pag-good vibes lang ba tayo? Ang dami, maraming nangyayari, hindi mo lang alam. Ang ano eh, tawag ito, mahirap na eh. I only control, may ano eh, may bunganga eh. Diba? May tao kasi hindi makapigil, sinasabi, di ba? Ganun yun. Oo. Tsaka hindi. Ano, ganun yun eh, ganun yun eh. Basta ganun yun. Oo. Di may iwasan kasi. Buti nga ikaw, nananahimik na nga eh. Sa totoo lang eh. Simula nung nag-stop pa yata. Oo. May ilang buwan din kaya yun. No, ang tagal din. Yes! Yes, tama ka. Nagtumpak ka dyan sa sinabi mo. Kasi ano yan eh, nakikita yan ni Lord. Kasi kung ikaw nakatulong sa kapwa mo, ah, at yung tinulungan mo, ni walang hiya ka, kahit anong sikap, hindi siya uunlad. Kahit na anong sikap, hindi uunlad. Tandaan mo yan. Ganun. Ako rin, isa rin ganun eh. Ano, akumbaba na lang. Akumbaba na lang ba? Oo. Kasi nakikita yan ng itas eh. Diba? Ganun din ang ano ko. Kung hindi lang ako na ano, kung wala lang naman silang ginaganyan-ganyan sa akin. Bakit ko gagawin niya? For what reason, di ba? Eh, kaso lang may reason ako eh. Dahil, ano, na nagtiis talaga ako. Pero na lang sa mga taong walang kaalam-alam. Akala nila siguro, ganun ang pagkatao ko. Kasi karamihan sa mga tao, nakikinig na sila eh. Oo, nakikinig na sila, pamali-mali pa yung pandinig. Di ba? Kasi ang tao, ano eh, mapaggawa ba ng kwento? Yung
yung mga fake-fake na ano ba, mga news na ganyan. Di ba? Mahirap, mahirap yung ano eh, tawag ito, agad-agad silang naniniwala eh. Wala namang pumipigil sa kanila kung maniwala sa ila at sa hindi. Para sa akin ha. Hindi ako, ano, Diyos na, uy, huwag kayong maniwala, ganito, ganyan, hindi. Ano yan, nasa tao yan kasi, nasa ano nila yan eh. Sila ang magde-decide yan. Pero wag lang naman yung labis-labis, di ba? Wala silang paalam-alam. Yung nakikisali sila sa gulo, di ba? Eh ako, yung advice ko, kung gusto nila ng gulo, eh pumunta sila sa Israel. Doon sila magano, maggawa ng gulo. Hindi dito sa social media. Kung gusto nila ng gulo, ay pumunta kayo sa Israel. Doon kayo magwala. Oo. Yun nga, Grace. Marami nag-advise sa akin, mga good advisor. Marami nagsasabi sa akin na huwag ko na silang pansinin. Hayaan mo na sila. Kasi doon sila masaya. Diba? Eh ako'y masaya na rin. Dahil pinapakilala nila kung ano eh, tawag nito. Ayan o, si yung susong mahaba raw. Tapos eh, pinangalanan pa ako Super Langya. Sino Super Langya? Ano ba yun? Eh, hanapin mo sa channel. Wala namang channel na ganung pangalan eh. Super Langya eh. Oh. Eh, ba't hindi nila gamitin yung tunay kong pangalan para malaman nila kung sino yung si Super Langya. Super Langya, hindi Super Langya. Kasi walang pangalan yan sa ano eh, sa YouTube channel. Siguro natutulog yung mga diwa nila, siguro natatype yan eh. Ganyan-ganyan, tutulog yung diwa nila. Tulog yung diwa nila niya eh. Type lang ng type sila. Palibasa yung mga pangalan nila, hindi mabenta sa channel ng YouTube. Hindi mabenta eh. Thank you, Grace, ha? At ako eh, ayoko na pabuti kasi ng 2 hours to eh. Kasi namamalat talaga ako, guys, eh. Sa totoo lang, kailangan ko talaga mag-recover ng boses ko. Gaya, pari kasi ako magsalita eh. Thank you sa pagdalaw, ha? Maraming salamat sa iyo. Uy, ingat, Grace, ha? God bless you. Thank you. Basta ikaw, bagong angel ka ng Super Langya. Yan ang tawag ko sa inyo dyan. Pag nandiyan kayo. Pero Grace, pag nandun ako sa labas, na sa labas ako ng channel ko, hindi ko kasi pwedeng tawagin yung mga ano, yung mga viewers ko dito, natawagin ko sila sa ibang channel na ibang channel. Hindi ko, wala akong karapatan kasi trespassing ako. I'm so sorry lang. Kaya pag nandito yan sila, welcome sila sa akin. Kaya tawag ko sa kanya, mga super angel ko. Di ba? Ako lang ang unique dyan, sabihin ko sa inyo guys. O sige po, marami po salamat sa mga nagtalaw at nagsupport po sa channel ko. At pasensya na po kayo ha. Ito lang masasabi ko, don't worry lang, be happy. Morning! Thank you sa mga bashier ko dyan. Thank you so much. Paalam na po. Bye-bye.